Yes. Just a bit of manifestation. Inamin naman po niya talaga na sinabi niya dati, during the last hearing, kafgo. Now, bakit niya naman mention na si HDF? That's what he was trying to explain po. Let's consider yung mga year na sinasabi. Kanina po, narinig po siguro natin, noong 1982, CHDF, pero he's being cut short when he is trying to explain bakit yung naging kafgo. We have to remember po, again, just to make a point, drive home the point, yung point ko po kanina, na this is not a court of law. Remember po, na in cross-examination in court, the lawyer of the witness can always object. But in the proceedings before the Senate, the lawyer is not allowed to object, but simply to advise. And therefore, nangyayari na mayroong mga misleading questions na hindi naman kayang the counsel would not be able to come to his rescue kung merong mga ganong mga questionable questions. Because nga bawal ang lawyer na mag-object on behalf of the witness. So sana po, again, I go back to my appeal earlier, iwasan po natin yung mga misleading na kapag naman po siguro meron siyang ine-explain, hayaan naman po siya para maka-explain. Thank you so much. I would normally say I resent that remark, but you're a lady. And I will always respect you as a lady. There is no attempt on the part of this representation, and I believe people seated on this bench here, on this desk here, of any attempt to mislead. He has a lawyer. You all know. The whole country is witness to the fact hindi natin tinuloy ang investigasyon hanggang humanap tayo ng abogado. Para nga, ma-advise siya na kung may sasagot siya, makakabulong. Hindi nga court of law ito, pero kaya nga may abogado tayong binibigay para pag may tatanong sa kanya na makakapahamak sa iyo, may abogado ka magsasabi, huwag mo muna sagutin yan. Pag sinagot mo yan, delikado tayo dyan. Mr. Hindi nga makakapagsalita yung abogado, pero ma-advise siya. Hindi namin siya hinanap dito, kaya nga, pertinent yung sinasabi ko kanina, sino ba ang presenter? Sino ba ang nagdala rito? Lahat siya tinanong natin. So please, do not cast any aspersion. We're all lawyers here. I don't want to lecture any other lawyer here. I do not want to be lectured either. So let us proceed. Just to make the record clear, hindi kita ginugulo. Tinanong lang kita, then sabi mo, sa iyo nang galing, sa bibig mo, dito, sinabi mo, kafgo ka. Nung sinabi sa akin, walang pangalan na ni Kafgu, tinatanong kita ngayon, hindi ko pa pinapakita itong certification ito, pumihid ka na CHDF ka. Alright? Hindi kita niloloko. Pero pag sinabi mo CHDF ka, tungkulin ko at tungkulin ang mga senador dito, hanapin ko ikaw ay CHDF. Malinaw? Opo, sir. Opo, sir. Alam mo, hindi kita niloloko. Opo, sir. Opo, sir. Okay, malinaw sir, ha? Malinaw sa akin, okay, sir. Thank you. All right. Yun lang. Mr. Chairman, for the record, yes, just heard lang. Senator Pacquiao. What I understand, Mr. Chairman, dito, ito ay inquiry sa isang witness para pakinggan natin yung panig, yung statement ng witness. Hindi natin didipinsan siya o ano, kundi cross-examine natin kung nagtasabi siya ng totoo. Nis, tayong mga senador ay mag-iimbestiga. Hindi magpuprotekta doon sa witness. Yun po ang rules natin dito. Thank you, Mr. Chairman. Kaya inuulit ko, nagpunta po kayo dito, kayo ang nagpresenta, kaya tinatanong ko kayo na sino nagpresenta sa inyo, sabi nyo, kanina hindi nyo kailangan abogado, nalagay tayo ng abogado, naganap pa kami, meron pang isang abogado dyan, naka-reserve. Pero hindi ho namin kayo lulukohin dito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Ano po? Kaya magsabi lang ho tayo na ito, nililinaw kasi, ang problema niya, pag may sinabi kayo at may affidavit kayo, gagamitin yung affidavit. Kaya nga ho sinabi ko, sa mga susunod na testigo, kailangan may affidavit dahil yun ang gagamitin basihan para tanungin kayo sa inyong sinasabi kung totoo o hindi. Malino po? Opo, sir. Okay, please proceed. May I open my mouth, Mr. Chair? Sure. Thank you. I know there are mosquitoes there, not my flies. No, the chair is correct just for the purpose of order. We are all passionate here because we are all in search of the truth,
Mr. Chair, there's no intent whatsoever to mislead. In fact, tinetesting natin yung witness, is he misleading the public and this committee, or tama ba? Kaya pag sinabi niyang walang affidavit, tapos meron, kaya, hindi misleading yun eh. Tinetest nga yung sinasabi niya. So having said that, kay Edgar, balik tayo kay Mr. McDoom, no? So nung dinala niyo na po dun sa lote ni SPO4 Laod, tama po ba, sir? Opo. Ano, paano nyo, anong ginawa niyo po sa kanya? Si McDoom, sir. Oh, pinatay po. Paano nyo pinatay, sir? Binigte. Oh. Okay, sir. Sir, tapos pagkatapos nyo binigte, chinap-chap nila ni Arthur Las Cañas. Oh. Sino po nagbigte? Kami po ang nagbigte, chinap-chap ni Arthur Las Cañas. Chinap-chap. Opo. Ano ibig sabihin ng chinap-chap? Yung tinagataga. Oo, oh, tinagataga. Tinagataga, sir. Go ahead, please. Sige. So tinataga, so hindi ang pagpatay po sa kanya bigte, hindi po nilaslas yung liig ng kutsilyo. Hindi, oh, bigte din. Tinagtad po o pinagsasaksak? Tinagtad po. Okay. Bakit po sa inyong paragraph 35 page 5 ng inyong affidavit, ito po sinabi niyo. I'll say it in English, Mr. Chair, then translate in Tagalog. After 2 days later, I met Salik McDoom still in the second floor of Penalata Market. Unknown to him, SPO4 Arthur Las Cañas and their group was already with me. They made a show of arresting Salim McDoom, and we brought him to the burial site in Barangay Maa, Davao City, where I saw the group slit his throat and took turns stabbing him to death. After he died, they buried him there in a lot owned by retired SPO4 Ben Laud. Sir, ang sinabi mo sa abidabit, nilaslas ang liig, tapos pinagsasaksak. Ang sinabi mo last hearing, chinap-chap at binigte, ngayon ang sinabi mo rin binigte. Ano ang totoo sa dalawa? Basta binigte, sir. Binigte yan, sir. Binigte yan. Bakit po sinabi niyo sa NBI na nilaslas ang liig? Senator Gaitana, you have one minute and 10 seconds. Okay. May sagot to kaya kay Edgar? Bakit magkaiba parating kwento nyo sa pinabi? Hindi mo kinakount yung time ng witness eh. The witness can answer for a long time. I'm just telling you that because you already have three. Yes, sir. Thank you, sir. Substitution. Go ahead. Sir, yung pagkuhan na sir, si Arthur Las Cañas na ang sumaksak at saka sumapsap, sir. Igo lang ko nga nagbigti. Igo lang ko nagbigti, sir. Siya lang daw nag-strangle. Sino? Siya lang? Siya nag-strangle. Pero yung sumaksak daw yung... Sandali lang po, no? Okay, magagalit sa akin. Sinabi nyo kanina, binigti nyo yung dalawa ni... ano pa na si... Kasanya, lasanya, ano? Nagugutom tuloy ako dito. Opo, opo. Malapit opo, na po Pasko, kaya kastanya. Ano pa nga na nung? Ano? Las Cañas, sir. SPO for Las Cañas, sir. Las Cañas. Alam ko naman para lang ma-relax tayo. Las Cañas. Okay. Sabi mo kanina dalawa kayo nagbigti. Tinulungan mo siya. Basta sir, kaming dalawa ang nagbigti. Katapos, pamang pagbigti, sir. Pero ngayon, sinasabi mo, ikaw lang ang nagbigti. Hindi, nagbigti, sir. Alin ang totoo? Tapos, siya na, may hawak man siya ng kutsilyo. Siya na ang... So, nagbago na naman tayo? Oo, sir. Kanina, dalawa kayo nagbigti. Kaming ang dalawa, sir. Kaming dalawa. O, tapos? So, may hawak siyang kutsilyo, sir. Tapos? Tapos? Nilas na siling. Ginagyan yung tour niya, sir. Importante yun. Ba't di mo sinabi kanina? Sinabi mo lang binigti. Oo, sir. Importante yun. Opo, sir. Kailangan kumpleto, sir. Nilastras yung leg. Lalo na sinabi mo doon sa affidavit mo nung una, na nilastras, tapos sinaksak. Pagdating mo rito ngayon, binigti, sinap-chap na. Wala yung laslas. Wala yun yun. Opo, sir. Anong paliwanag mo? Basta yung sa akin lang, sir. Totoo-totoo yan, sir. Hindi pwede yung basta. Totoo-totoo. Kailangan sabihin mo yung totoo talaga. Totoo. Ano yun? Basta.
Kay Gordon pa rin ako. O, so, sama na ako, sir. Gibigti na siya, sir. Tapos, gilas-las na ni Arthur Las Cañas, sir. Muna yung akong gusto ipasabot, sir. Translation, please. Translation, please. Iyan ang gusto kong ipaalam, ipaintindi sa inyo. Okay. Ano ang gusto mong paalam? Kanina sinabi mo, binigti. Ah, ninyong dalawa. Tapos wala na. Tapos ngayon, noong nakaraan, sinabi mo, pinagsasaksak. Tapos ngayon, sinasabi mo ngayon, sa isang binawit mo, nilas-last, tapos sinaksak. Walang bigti. Ano ngayon ang totoo? Ang totoo yun, sir. Sa umpisa, binigti yan. Pagkatapos, linaslas ni Arthur Las Cañas. Yan ang pagkawanan ko, sir. Okay, alright. Sige. Kasi isa na kayo, ha? May I ask Senator Pacquiao to ask the question? Kasi ang question ko, bakit iba sa NBI sinasabi mo, iba dito? Gar, nganong lahi-lahi man imong statement, lahi sa NBI, lahi dire. Lahi-lahi man imong istorya. Usahay man good sir, naglibog na ko sir. Usahay naglibog ko. Ano? Ang sabi ko, bakit, ang tanong ko sa kanya, bakit iba, Mr. Sherman, ang tanong ko sa kanya, bakit iba-iba yung statement mo sa NBI saka dito? Ang sabi naman niya, nalito na po kasi ako. So, nalito na po kasi siya. So, just for the record, sa Bisaya po kasi nalito, naglibog. So, sa Tagalog kasi naglibog, pangit, iba yun eh. Hindi naman pangit yun. In your mind, naglibog. Anyway, for the record again, Mr. President, Mr. Chairman, iba po yung nasa NBI. Kanina, I asked him, may laslas. Sabi niya, walang laslas. Paano niyo pinatay, sir? Binigti. Okay, sir. Sir, tapos, pagkatapos niyo binigti, Chinap-chap nila ni Arthur Las Cañas. Sino po nagbigti? Kami po ang nagbigti, chinap-chap ni Arthur Las Cañas. Chinap-chap? Opo. Ano ibig sabihin ng chinap-chap? Tinaga-taga? Oo, tinaga-taga. Tinaga-taga-ta, sir. Go ahead, please. Sige. So, tinaga-taga. So, hindi, ang pagpatay po sa kanya, bigti, hindi po nilaslas yung liig ng kutsilyo. Hindi, bigti din. Tinagtad po o pinagsasaksak? Tinagtad po. Okay. Bakit po sa inyong paragraph 35, page 5, nung inyong affidavit, eto po sinabi nyo. I'll say it in English, Mr. Chair, then translate in Tagalog. After 2 days later, I met Salik Macdum still in the second floor of Penalata Market. Unknown to him, SPO4 Arthur Las Cañas and their group was already with me. They made a show of arresting Salim Macdum, and we brought him to the burial site in Barangay Maa, Davao City, where I saw the group slit his throat and took turns stabbing him to death. After he died, they buried him there in a lot owned by retired SPO4 Ben Laud. Sir, ang sinabi mo sa abidabit, nilaslas ang liig, tapos pinagsasaksak. Ang sinabi mo last hearing, chinap-chap at binigte, ngayon ang sinabi mo rin binigte. Ano ang totoo sa dalawa? Basta binigti, sir. Binigti yan, sir. Binigti yan. Bakit po sinabi nyo sa NBI na nilaslas ang liig? On this bench here, on this desk here, of any attempt to mislead. He has a lawyer. You all know. The whole country is witness to the fact hindi natin tinuloy ang investigasyon hanggang humanap tayo ng abogado. Para nga ma-advise siya na kung may sasagot siya, makakabulong. Hindi nga court of law ito, pero kaya nga may abogado tayong binibigay para pag may tatanong sa kanya na makakapahamak sa iyo, may abogado ka magsasabi, huwag mo muna sagutin yan. Pag sinagot mo yan, delikado tayo dyan. Mister, hindi nga makakapagsalita yung abogado, pero ma-advise siya. Hindi namin siya hinanap dito, kaya nga pertinent yung sinasabi ko kanina, sino ba ang presenter? Sino ba ang nagdala rito? Lahat yan tinanong natin. So please, do not cast any aspersion. We're all lawyers here. I don't want to lecture any other lawyer here. I do not want to be lectured either. So let us proceed. Just to make the record clear, hindi kita ginugulo. Tinanong lang kita, then sabi mo, sa iyo nang galing, sa bibig mo, dito, sinabi mo, kafgu ka. Nung sinabi sa akin, walang pangalan na ni kafgu, tinatanong kita ngayon, hindi ko pa pinapakita itong certification ito,
pumihil ka na CHDF ka. Alright? Hindi kita niloloko. Pero pag sinabi mo CHDF ka, tungkulin ko at tungkulin ang mga senador dito, hanapin ko ikaw ay CHDF. Malinaw? Opo, sir. Opo, sir. Alam mo hindi kita niloloko? Opo, sir. Opo, sir. Okay. Malinaw sa'yo, ha? Malinaw sa akin, okay, sir. Thank you. Alright. Yun lang. Mr. Chairman, for the record, yes, third lang. Senator Pacquiao. What I understand, Mr. Chairman, dito, ito ay inquiry sa isang witness para pakinggan natin yung... Senator Gaitana, you have one minute and 10 seconds. Okay. May sagot ko kaya kay Edgar, bakit magkaiba parating kwento nyo sa apit-apit? Hindi mo kinakount yung time ng witness eh. The witness can answer for a long time. I'm just telling you that because yes, you already have three... Yes, sir. Thank you, sir. Substitution. Go ahead. Sir, yung pagkuhan na sir, si Arthur Las Cañas na ang sumaksak at saka sumapsap, sir. Igo lang ko nga nagbigti. Igo lang ko nagbigti, sir. Siya lang daw nag-strangle. Sino? Siya lang? Siya nag-strangle. Pero yung sumaksak daw yung... Sandali lang po, no? Okay, magagalit sa akin. Sinabi nyo kanina, binigti nyo yung dalawa ni... Si... Kasanyas. Lasanya. Ano? Nagugutom tuloy ako dito. Malapit ang puntas ko, kaya kastanya. Ano pangalan nun? Kastanya? Las Cañas, sir. Espio for Las Cañas, sir. Las Cañas. Alam ko naman para lang ma-relax tayo. Las Cañas. Okay. Sabi mo kanina dalawa kayo nagbigti. Tinulungan mo siya. Basta sir, kaming dalawa ang nagbigti. Katapos, pangalaman pagbigti, sir. Pero ngayon sinasabi mo, ikaw lang ang nagbigti. Hindi, nagbigti, sir. Halina, totoo. Tapos, siya na may hawak pa siya ng kutsilyo. Siya na ang... So, nagbago na naman tayo. Kanina, dalawa kayo nagbigti. Kami ang dalawa, sir. Kami ang dalawa. O, tapos? So, may hawak siyang kutsilyo, sir. Tapos? Tapos... Nilas na siling. Importante yun. Hindi mo sinabi kanina. Sinabi mo lang binigti. Sir. Importante yun. Opo, sir. Opo, sir. Yes. Just a bit of manifestation. Inamin naman po niya talaga na sinabi niya dati, during the last hearing, CAFGO. Now, bakit niya na may mention na CHDF? That's what he was trying to explain po. Let's consider yung mga year na sinasabi. Kanina po, narinig po siguro natin, noong 1982, CHDF, pero he's being cut short when he is trying to explain bakit yung naging CAFGO. We have to remember po, again, just to make a point, drive home the point, yung point ko po kanina, na this is not a court of law. Remember po, na in cross-examination in court, the lawyer of the witness can always object. But in the proceedings before the Senate, the lawyer is not allowed to object, but simply to advise. And therefore, nangyayari na mayroong mga misleading questions na hindi naman kayang, the counsel would not be able to come to his rescue kung merong mga ganong mga questionable questions. Because nga bawal ang lawyer na mag-object on behalf of the witness. So sana po, again, I go back to my appeal earlier. Iwasan po natin yung mga misleading na kapag naman po siguro meron siyang ine-explain, hayaan naman po siya para maka-explain. Thank you so much. I would normally say I resent that remark, but you're a lady. And I will always respect you as a lady. There is no attempt on the part of this representation, and I believe people seated on... Panig, yung statement ng witness, hindi natin didipinsan siya o ano, kundi cross-examine natin kung nagtasabi siya ng totoo. Tayo mga senador ay mag-iimbestiga, hindi magpuprotekta doon sa witness. Yun po ang rules natin dito. Thank you, Mr. Chairman. Kaya inuulit ko, nagpunta po kayo dito, kayo ang nagpresenta, kaya tinatanong ko kayo na sino nagpresenta sa inyo, kami nyo kanina, hindi nyo kailangan abogado, nalagay tayo ng abogado, naganap pa kami, meron pang isang abogado dyan, naka-reserve.
Pero hindi ho namin kayo lulukohin dito. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Ano po? Kaya magsabi lang ho tayo na ito. Nililinaw kasi ang problema niya, pag may sinabi kayo at may affidavit kayo, gagamitin yung affidavit. Kaya nga ho sinabi ko, sa mga susunod na testigo, kailangan may affidavit dahil yun ang gagamitin basihan para tanungin kayo sa inyong sinasabi kung totoo o hindi. Malino po? Opo, sir. Okay, please proceed. May I open my mouth, Mr. Chair? Sure. Thank you. I know there are mosquitoes there, not my flies. No, the chair is correct. Just for the purpose of order, we are all passionate here because we are all in search of the truth. Mr. Chair, there's no intent whatsoever to mislead. In fact, tinetesting natin yung witness, is he misleading the public and this committee or tama ba? Kaya pag sinabi niyang walang affidavit tapos meron, hindi misleading yun eh. Tinetest nga yung sinasabi niya. So having said that, kay Edgar, balik tayo kay Mr. McDoom, no? So nung dinala niyo na po doon sa lote ni SPO4 Laod, tama po ba, sir? Opo. Ano paano niyo anong ginawa niyo po sa kanya? Si McDoom, sir. Oh, pinatay po.